Yan, yung kanyang karambuhay ni James Tesano Alcayo. Sino ba yan? Yan, occupation. Walang nabanggit sa banal na kasulatan tungkol po sa kanya. Father, Alcayo. Brother of Matthew the Publican. Characteristic, wala rin. So kung yung iba ay mayroong mga ipinahayag na may mag-initin ng ulo, mayroong isang sabi nga ay nananaga si Pedro, mayroong nagbudas, mayroong nag-traitor sa kanyang Panginoon. Ito mga ito, wala masyadong record. Makikita lang natin yung mga tungkol sa kanila sa Bible verse ng Matthew chapter 10 verse 3, yung pagpapakilala bilang mga alagad, nakalagay dyan yung mga 12 alagad, mga pangalan nila na hinirang. Ganun din sa Marcos chapter 3 verse 18, sa Lucas chapter 6 verse 15, at sa Acts chapter 1 verse 13, yung upper room, yung tinatawag, yung pagpupulong ng 11 alagad, at sila ay hihirang pa ng isa para ipalit doon sa namatay ni si Judas na nagpakamatay. So nothing more is known about him. Wala na tayong mahahanap pa na iba pang record o tala tungkol sa kasaysayan nitong si James the son of Alphaeus. Tahimik lang siya. Ha? Walang natagpuan sa banal na kasulatan kung ano rin ang naging dahilan ng kanyang kamatayan. Base sa tala ng ilang mga kasaysayan, so doon na lang tayo kumuha para magkaroon tayo ng idea. Santiago na anak ni Alpheo ay pinatay sa pamamagitan ng pagbato hanggang sa siya ay mamatay, stoned to death. Napatuloy na ipinapangaral si Jesus hanggang sa malagot ang kanyang hininga. Wala ding tala o anumang impormasyon kung saan bansa siya nangaral tulad ng ibang mga apostol. So masakit ito. Bakit? Yung stoned to death, ang alam ko dyan sa Old Testament, pag nahuling nangangalo niya, nakaganyan, ilalagyan dito ng tusok, pati dito, itinatali, babae, lalaki, sa pagpapabatuhin ng mga tao. Pero ito, dahil nahuli sa pangalan niya, nag-iapit. Ito, stone to death. Hindi naman nakakahulugan na siya nangalan niya. Ano? Para nakikita ko rito, yung naging cause ng kamatayan niya, ay dahil nga doon sa aayaw kong tumigil ng kakapangaral kay Jesus, babatuhin ka namin. Parang ganun. So siya ay pinagbabato hanggang sa siya ay mamatay. Abay, kung isa nga lang ang bumato sa iyo, tumama, ay napakasakit. Eh kung ang may hawak ng mati, dalawang po, hindi lalo na, di ba? So wala tayong makita na iba pang mga nakasulat tungkol sa banal na kasulatan tungkol dito kay Alpheo na ito, so tahimik lang siya. Bakit nga ba ganun? Napag-usapan namin kanina ni Brother Jason. May mga bagay kasi po na hindi na kailangan pa isulat isa-isa. Bakit? Dahil sapat na yung mababasa natin na dapat tayong manampalataya doon sa nakasulat. Sa John chapter 20, pansinin po natin, nakasulat po ang ganito na binabanggit ng author na si John. Chapter 20 verse 30 hanggang 31 po. Pansinin po natin ang bawat salita na nakalagay po. Gumawa rin nga si Jesus ng iba't ibang maraming tanda sa harap ng kanyang mga alagad na hindi nakakasulat sa aklat na ito. So marami siyang ginawang mga signs, mga wonders, mga miracle na hindi naman nakasulat din sa mga aklat na ito. So ibig sabihin, huwag na nating hanapin pa kung anuman yung mga nakatago pang iba. So ang dapat nating hanapin at pag-aralan yung nakasulat po. Sa 31, ngunit ang mga ito'y nakasulat. Ayun, ayon dun sa ating mababasa. Hindi mo baga naiintindihan yung Tagalog, Bisaya ka baga? O di basahin mo sa Bisaya. Diba? Maraming translation siya. Ngunit ang mga ito ay nangasulat upang kayo magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa inyong pagsampalataya magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. So napakahalaga noon nung mga bagay na nakasulat. Ayon nga doon sa iba pang mga tala, wala na tayong makikita sa iba pang mga kasaysayan. Mahirap kumuha ng kumuha ng ibang mga komentary ng ibang tao. Baka mamaya ang nakuha ko, pinagbabato dito si Santiago, yung isa naman pinagsisipat. Yung isa naman pinaglalagarin. Ano ko talaga? So, tama na yung isa, ano? Wala na tayong pakialam doon kung ano yung kanyang inabot. Basta ang mahalaga dito, nakita natin yung picture na itong isang alagad na ito,
ay naging masama rin ang kalagayan. Si John naman ang hindi. Kumbaga ay namatay siya sa katandaan. Ano po? Ayan, natapos na yung isa. Itong si James, the son of Alpheus. Ito naman pong isa, si Thaddeus, pang-sampo sa mga alagad. Sino ba ito? Napakarami din itong mga alias. Ano po? Ayan. Occupation, wala rin nakatala. Ang sabi nila, fisherman daw, wala nang nakasulat. Dito lamang tayo sa nakasulat. Characteristic, wala rin. Unknown. Also known as Jude o Budas. Kasi ang daming Budas, ang dami rin Santiago. Ano? So ito ay si